naman sa paggawa ng saranggola. Papel de hapon. Kawayan. Kuchilyo o kaya cutter. Glue. Lighter. Tape. Saka itong tatlong papel na to. Okay, simulan na natin. Patibay ito dito sa maglalagyan ng pagkakapitan ng balangkas. Masyadong madami para mabilis matuyo. Pero may paraan pa para mas mabilis yung matuyo. Turo ko sa inyo guys. Bali itong design na to ng saranggola, tawag dito Victory. Kasi may ano siyang may design siyang palatag. Medyo maliit yung kawayan ko kasi kamali ako ng putol. Pero pwede naman to. Pwede naman duktungan yung pinakaulo kung gusto pang habaan. Sinukat ko. Magmula dito. Dito. Lagyan natin ng glue. Kalat lang natin. Para to sa mga hirap gumawa ng saranggola, ito yung tutorial. Turo ko sa inyo. Ngayon, para hindi siya lukot, gagawin ito ginagawa ko. Tuto ko dito. Kailangan pantay ah. Medyo baba natin ko siya. Pero masyadong banat na banat. Kasi baka mapunit. Tapos yung isang papel, hatiin natin sa dalawa. Tapos lain.
iba ito, guys. Kabila, kanyang guys. Lighter. Ngayon, para mabilis matuyo. Sinisindihan ko siya. Pero, hindi masyadong maano kasi baka masunog. Malayo lang. Para matuyo agad. Ingatan nyo lang kasi mabilis masunog yung papel doon. Naman. Kung mapapansin nyo, yung buko nandito. Pero tayas naman ng maayos to. Kaya walang problema kung nandito yung buko. Kapag may kiling, lagyan nyo na lang. Kunyari, dito umiikot. Lagyan nyo na lang ng kiling dito. Pabigat. Yan na lang yung ginagawa doon. Kaya huwag kayo matakot kung paikot-ikot sa lumbola niyo. Eto. Hindi siya pinuputol lahat. Baga ititira mo yung makinis para pampatibay dun sa pakapitan ng kawayan.
medyo malutong na kasi yung kawayan ko, kaya may nangyari. Pero kung bago tong kawayan, maganda, hindi siya marupok. Hirap kasi maghanap ng kawayan ngayon. Home quarantine pa. Enhance pala, enhance community quarantine. Ginagamit ko kasing kawayan yung ginagamit sa na-stun sa corona ng patay. Kasi yung kawayan kasi na ano, makapal masyado. Ang hirap kayasin. Kaya yung buho itong kawayan na to, buho. Buho tawag nila, ewan ko kung bakit. Kaya may natira. Bale, ito magpapatibay rin to. Sa magkabilang dulo. Kabit na natin. Para matuyo agad. Hindi gagawa ko. Ganun lang din sa katulad ng ginawa ko kanina. Nadampi-dampian ko lang ng lighter. Yun na siya agad. Nandito pa. Okay pa. So, siguro yung tuyo na para pag kinabit na isa, yung isa na lang yung patutuyo. Para, tsaka ito para bumilis. Bumilis ang proseso. Kasi pag pinabayaan mo lang, matagal. Mangangalay ka. Yung iba napapanood ko sa ano, tape na lang nilalagay. Pero ako, nasanay ako, glue. Kasi nung, sa mga napapanood ko dati, sa mga matatanda, ganyan yung ginagawa nila, glue. Ito. Kailangan meron ka nito. Pang kalang, dun sa kabila. Kapit ko na sa kabila.
sobrang bilog. Hindi ko langot yun. Ito, para mabilis matuyo. Saranggola ka na, pwede ka na magpalipad mamaya. Isa pa. Higyan natin sa may butasan ng parisukat para kunyari, pinutas mo dyan, dito. Hindi siya magtuloy-tuloy yung sira nung ano. Higyan natin ng papel. Pag binatasan mo, maayos pa rin yung butas. Hindi siya mapupunit. Tapos tape. Nalagay ko yung tape dito. Para kung bumangga man sa sampayan nyo or kung saan mang parte ng lugar na pagpapaliparan nyo, may suporta siya rito. Tape. Three. 21 minutes. Isa ranggola ka na.